Welcome back mga kaibigan. Ito, marami po tayong pag-uusapan sa video ito. Si Kai Sotto po ang best NBL player sa Japan B-League. Totoo yan, makikita po ninyong matibay na ebidensya at may marirealize po kayo. At may update na po tayo sa status ni Kai Sotto sa Rookie of the Year. Simulan po natin dito, Kai Sotto sa Rookie of the Year dito sa Japan B-League. Yan po kasi ang opinion ng isang reporter sa Japan na binalita ko po noong May 7. So ito, may update na po tayo para malaman natin kung talagang qualified nga ba ang kababayan natin sa award na ito. Kailangan ko rin po ang tulong nyo para maunawaan nating mabuti yung nakasulat sa mismong B-League about sa batas nila sa mga rookies, kasi hindi po 100% accurate yung translation ng Japanese to English. So itong unang page mga kaibigan, sa pagkakaunawa ko po, correct me if I'm wrong, ito ay about sa mga bagong player na foreign player at hindi qualified as rookie kung naglaro na sa liga overseas like NBL at NBA Summer League. So sasabit dito si Kai kung tama nga pagkakaunawa ko. Pero sa second page, kadugtong niyan, ito po ang nakasulat mga kaibigan. Ito yung sagot sa mga tanong natin mga kaibigan. Paano magiging rookie si Kai? Dalawang season na siya dito sa Japan League. Ito, basahin natin. Ang mga players daw po na 22 years old, isa na dyan si Kai, at mas bata as of March 31 ay eligible daw po makapaglaro sa B1 or B2. At kapag daw po ang games nila ay mas mababa sa kalahati ng isang season, ay sa susunod na season ay rookie pa rin ang status nila. He will be treated as rookie player until that season. So nasagot na po ang tanong natin. Rookie pa talaga ang status ni Kai kasi yung unang season niya sa Hiroshima, hindi po siya nakakalahati ng games ng team. 21 games lang si Kai doon sa Hiroshima, dapat at least 30 games para makonsider siyang rookie. At dito sa Yokohama, naka 34 games na po ang pambato natin. Lagpas na yun sa kalahati ng games required, kaya considered na po siya bilang rookie. Yun nga lang mga kaibigan, medyo magulo yung nakasulat sa unang page. Baka doon lang ay may sumabit kay Kai para sa award na ito. Kasi sayang din talaga ito mga kaibigan kung sa laro at laro lang talagang pag-uusapan. At stats ay lamang na lamang po talagang pambato natin sa mga kalaban niya rito. Take note, ito po pala ay dadaanin din sa botohan ng mga coaches, players at medias. So eto, punta na po tayo sa napakagandang topic natin. Yung mga solid fans ni Kai, kilala po ninyo at tanda nyo ang mga players na nakakalaban ni Kai sa NBL na naglaro dito sa Japan B-League. Eto, unahin natin, Jarrell Brantley, naglaro din sa NBL, sa New Zealand Breakers, naging NBA player, teammate pa ni Jordan Clarkson, at naglaro din dito sa Japan ngayon. Alan Williams, kabakbakan ni Kai sa NBL at ex-NBA player at naglaro rin dito sa Japan. Sam Proling, ang Rookie of the Year noong nandun si Kai sa NBL at eto, naglaro din ito dito sa Japan. Meron pang Xavier Cooks, kalaban din ni Kai sa NBL. Eto ang MVP doon at naglaro sa NBA bago nagtungo dito sa Japan. So ngayon, ang tanong ko po sa inyo, maniniwala ba kayo na silang lahat ay bumagsak ang performances dito sa Japan? At si Kai po ang best player sa 5 NBL players na naglaro dito sa Japan B-League? Kung hindi kayo naniniwala, eto po, tignan nyo, kayo na po ang humusga. Unahin natin si Jarrell Brantley. Eto mga kaibigan, yung stats niya sa NBL at Japan B-League. Diba bumaba yung kanyang stats, pati na po yung field goal percentages niya, kahit mas mataas na bahagya ang kanyang playing time sa Japan. Alan Williams, etong stats niya, kitang-kita po yung pagbagsak ng kanyang puntos at field goal percentages dito sa Japan. So punta tayo sa pangatlo, Sam Proling Next Generation Award o Rookie of the Year Award sa NBL. Nung andun pa si Kai, eto, kita naman natin mga kaibigan yung stats nila. Bumagsak talaga. Pareho sila ng playing time ni Kai ngayon. So kung i-compare natin yung dalawang stats nila, 20 minutes sa Japan B-League ay iwan na iwan po sa pambato natin. So eto, Xavier Cooks, bumaba din ang kanyang puntos sa Japan kahit kagagaling lang niya sa NBA. So eto, bago ko po ipakita yung kay Kai, I'm sure na may na-realize po kayo. Mas mahirap po talaga maglaro sa Japan kumpara sa NBL. Mas mataas na nga ang level ng laruan sa Japan kaysa sa NBL, period. Nakita nyo na mga kaibigan na matibay na ebidensya. Lahat sila ay naglaro sa NBL, lahat sila ay naglaro sa Japan B-League. At ito yung resulta, kita nyo naman, maliban lang kay Kai Sotto. Yes, mababa po ang playing time ni Kai sa NBL,
kumpara dito sa Japan League. Pero kita nyo yung pagtaas ng laro ni Kai sa bawat taon. At kahit dito mga kaibigan, makikita natin tumaas yung kanyang production, tumaas ang field goal percentages niya, kahit mas matindi ang laruan sa Japan. Kasi tingnan nyo yung stats ni Kai sa Hiroshima at dito mga kaibigan ngayon sa Yokohama, makita nyo yung improvements, parehong liga, di ba? At indikasyon po yan mga kaibigan, yung lahat na nakita natin, limang NBL players na ang ating pambato po talaga, ang best players sa NBL players na naglaro dito sa Japan League. Lalong-lalo na po kung i-analyze pa nating mabuti ang mga stats nila mga kaibigan, kasi eto naglalaro lang po si Kai ng 20 minutes per game eh sila almost 30 minutes. At para patas alisin natin yung mga games ni Kai nung una pa lang dito sa Yokohama kasi bench player siya, nasa 9 to 13 minutes lang siya per game dahil minutes restriction dahil galing sa injury. So ang stats po ni Kai sa 22 games, last 22 games niya na starter ay 16 points, 8 rebounds in 20 minutes, around 20 minutes. At nasa less than 60% ang field goal. At yan po mga kaibigan ay lamang sa production ng mga ex-NBL players dito sa Japan. So ayan mga kaibigan ng video natin, alam ko na paisip din kayo sa nakita nyo sa video na ito. Ang hinihiling ko lang mag-comment po kayo dyan sa baba kasi alam ko po meron kayong gustong sabihin. So ito abang kayo nagko-commento, batingin ko po pala si Ryan Montaliana, Junggi Sabeho ng Marinduque, Arnold Casabuena, Cecil Caceres ng Bacolod, THT, Goosebump, Ronman, Dionisio Rufo, Michael Avetria, Anony Music, Troy Chris Caretas, Cyril Bales, Noel Goso, Jordan TV, at Alexis Bernardo. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa walang sawang suporta sa ating pambato na si Kai Soto at sa aking muting channel. Maraming salamat po.